semesta mah berat. Walaupun tetayang enang grocery. Nang saan yung tinatawag kung namin dito ng pampansang pamilihan. So naghagda na lang ako, di pa ako nag-ibigto. So ngayon kinakailangan meron ka ng mas. Mahirap na. Sabi nga na prevention is better than cure. Medyo malamig na rin din kasi nga. So, punta ngayon dito. Sa accommodation namin, bago ka pumasok, kine-check yung temperature mo. So, sabi ko nga kanina, medyo ano na kasi yung ano, kumbaga may cases na rito ng corona. So yun, bago pumasok sa accommodation, kine-check muna yung temperature. Nakakamiss lang ang pagkaganito kasi dati kasama kong pupunta sa grocery si Sir Ronel. Shoutout sa'yo, Sir Ronel. Nakakamiss lang. Kasi yung mga panahon na tulad nito, kami yung magkakasama. Pupunta kami dun. Mamimili kami. Ayun, ako lang mag-isa. Dahil tao ngayon. Friday kasi ngayon, kaya ang dahil tao. Dito kasi kapag Friday, off. Kaya labasan lahat sila. Lapit lang naman yung binibila namin. 5 minutes na lakaran. Napapansin nyo ngayon, naka-jacket ako. Medyo malamig ko lang kasi. Papatapos pa lang ang taglamig. So, mamaya lang ulit. A few moments later. Oo na tayo mga brad. Daming tao. Talagang nakisiksik na ako dun. Hindi ko na nakuha ang mga video sa loob kasi papagalitan tayo eh. Gidabi na ako. Talagang siksikan. Sa awa ng Diyos naman, okay naman. Nakabili naman ako ng pakay ko. Nakabili ako ng ano, ng isda. Which is yun lang naman talaga pinunta ko. Bumili na rin ako ng ano, ng bigas tsaka konting mga ano, buyas, bawang tsaka luya. Tamang tama para sa isang linggo. Minsan kasi alam mo yun, yung galing ka na sa trabaho, di ba?
Tapos pagod na pagod ka na. Eh wala ka ng time para pumunta pa sa para bumili ka ng mga makakain mo, di ba? So maganda, mayroon kang kahit pa paano tinapay, biskuit, ah ganon. Kasi sa mga OFW na katulad ko, nakaka-relate yan tiyak. Yung tipong pagod na pagod ka na, pagod na yung katawang lupa mo, yung ayaw mo nang magluto, gusto mo pagdating galing mo sa trabaho, ihiga ka na lang sa kama mo, tutulog ka na lang. Di ba? So ako, kapag mga ganong pagkakataon, which is madalas na nangyari sa akin, ginagawa ko, kumakain na lang ako ng ano, tinapay o kaya biskuit. Kesa magluto ka pa. Kasi ang tagal eh. Di ba? Tsaka isa rin sa mga ginagawa ko, kaya rin nagluluto ako. Marami yan ha. For example, yung ulam, pwede na siya hanggang 3 araw. Mga ganon. Okay naman kasi, for example, adobo. Yeah. Yan ang madalas, ano yun eh, di mo masyado napapanis ka agad dyan eh. Anyway, meron naman kaming rep. Pagka talagang ano, doon naman namin lalagay. Kumbaga tapos, iinit mo na lang, di ba? So, ganyan lang ang buhay ng isang OFW. Trabaho, bahay, trabaho, bahay. Ngayon, kung ikaw eh medyo ka ang place mo is mayroong magagandang lugar, so pwede ka pang gumala, di ba? Pero ako hindi kasi. Kung tutusin, may mga magagandang lugar din naman dito sa lugar ko. Pero mas gugustuhin ko pa magpahinga na lang muna. Alam mo yun, ako rin naman kasi yung tipo ng tao na hindi pala palagala, parasyal ka na. Mas gugustuhin ko pang manatili na lang sa 4 na sulok ng kwarto. Pero syempre internet yan. Yan ang hindi pwedeng mawala sa atin. Walang internet ako po, Diyos ko. Imagine mo yan. Tulog ka na lang. Internet kahit pa paano, pwede ka pang ano. Hindi ka pang malibang-libang din. Kahit na naman tayo. Wala amin ko ngayon, ano. Isda. Alagyan ko ng kamatis. Amis kasi yung ano eh. Parang kagabi ang inuulam ko naman, ano. Atay ng manok. Ay, atay, ano. Puso ng manok. Nadubo ko. Kakamis. Sarap yung ano eh. Nagano ko, parang nagkikrabe ako sa inihaw na hito. Yun. Oh, yeah. Hay nako. Ito na ako sa lapit sa ano, itira na. Bigyan din talaga ko eh. 5 kilong bigas kasi yung binili ko. Ay, nangalay din ako. Babaril na naman yung ulo ko na yun. Nang scanner. Sabi ko nga kanina, prevention is better than cure. Which is para na rin naman sa ano namin to, kaligtasan. Oops, sarado.
dito pala sa kabila. Okay, lang ulit.